Good evening mga kakambing. Ako po si TP, ang DH ng mga DH na future unicorn na nakapamahinga na ng bahagya. So ganito, kalmado lang tayo. Alright, so nilabas po nung balita. Ano, nag-live ako ngayon kasi gusto ko lang i-fact check yung ginawa, yung sinabi ni Vice President Lenny Robredo as reported by balita. Alright. Basahin muna natin. Ito po yung nilabas ng balita kanina. Ruling sa disqualification case versus Bongbong Marcos questionable. Ayon daw po ito kay Vice President Lenny Robredo. Questionable ang ruling ng Commission on Elections na nagbabasura sa iniharap na disqualification case laban kay Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos. Sa isang television interview kay Vice President at Presidential Aspirant Lenny Robredo, sa gitna ng kanilang caravan sa Laguna nitong Biyernes, Pebrero 11, sinabi nito na maraming nakabiting tanong sa desisyon ng First Division ng COMELEC na pumabor kay Marcos. Mahirap siyang intindihin kasi pag sinabing walang crime, mahirap siyang intindihin. Kasi pag sinabing walang crime, kasi may conviction sa Regional Trial Court saka Court of Appeals. Pag sinabi mo walang enough na batas para magparusa ng non-filing ng income tax return, magwa-wonder ka, bakit na-convict kung wala palang enough na batas? Pagtatanong ni Robredo na isa ring abogado na hindi halata. Binanggit sa ruling ng First Division, hindi daw isang krimeng may kinalaman sa moral turpitude ang pagkabigong maghain ni Marcos ng income tax returns noong 1982 hanggang 1985. Sa 41 na pahinang desisyong ipinunente ni Commissioner Amy Ferolino, binanggit na hindi immoral o panloloko ang pagkabigong magharap ng income tax returns. It is hard to make further comments because the process is still ongoing, but there are more questions now because of the decision, banggit ni Robredo, na sinabing pinag-aaralan ng mga petitioner na maghain pa ng kaso sa COMELEC and Bank at hanggang sa Korte Suprema. Ngayon man daw, binigyan din ni Robredo na kahit ano ang kahihinat na ng kaso, ay kumpiyansa pa rin ito na mananalo sa 2022 national elections. Aaminin ko sa inyo from the very start naman, yung pinaghahandaan nating laban, hindi natin tinitingnan yung disqualification. Kung meron mang basis ang disqualification, yun ay ibang usapan. But as far as the campaign and as far as the election is concerned, talagang walang pinaghahandaan, talagang yung pinaghahandaan natin na hanggang dulo laban kami. Noong 2016 vice presidential race, tinalo ni Robredo si Marcos sa botong sa lamang ng may lamang na 263,473. All right, so puntahan natin yung sinabi ni Vice President Lenny Robredo. No? Ang sabi niya rito, mahirap intindihin kasi pag sinabing walang crime, time out. Mahirap intindihin kasi pag sinabing walang crime, ma'am, meron pong crime. Ang crime po ay non-filing ng income tax return. Hindi po tinatanong dito Vice President Lenny kung may krimen ba o wala. Meron pong krimen. Ang tinatanong po ay kung yung krimen ba yun ay sobrang karumal-dumal, sobrang kababuyan, sobrang immoral. Wait lang. My legal whiz. Kunin ko lang muna yung moral, ay ibig sabihin ng moral turpitude. Dali lang ha, mabilis. Ang tanong po dito, Vice President Lenny Robredo, ay kung merong elemento, moral turpitude, ang kaso ng hindi pagpapasa ng papel na income tax returns. Bago po malito si Lenny Robredo, kahit abogado siya, kasi mukhang nalilito siya, no, ganito ha. Nakakaloko kasi ma'am, sabog-sabog yung statement, nakaka-stress. Alright, una, hindi po sinabi ng COMELEC First Division na walang crime. Meron pong crime.
Ang tanong lamang dito ay kung yung krimen na yon ay may elemento, may kahalo na moral turpitude. No? Ano po ba ang ibig sabihin ng moral turpitude? Punta tayo sa My Legal Whiz. Sa Zari versus Flores, ito yung sa mga pinaka-paborito nila na gamitin na definition ng moral turpitude. Moral turpitude. Ito, ulitin ko lang ha. Sa Zari versus Flores, sa ulo, ang moral turpitude po, alright. Initially, moral turpitude raw ay dinidefine as being kahit anong gawain na, kahit ano pong gawain na kontra sa katarungan, katapatan, modesty, yung ano ba pagka modesty, parang humility, parang ganun, good morals, okay? Pero meron pa pong extra yan. Yung moral turpitude po ay dinidefine bilang isang act of baseness, vileness, or depravity in the private and social duties which a man owes his fellow men, to society in general, contrary to the accepted and customary rule of right and duty between man and woman, or conduct contrary to justice, honesty, modesty, or good morals. Ano po ba ibig sabihin, guys, ng baseness? Ang ibig sabihin po ng baseness ay bad character, kakulangan ng moral principles. Ano ibig sabihin ng vileness? Mali lang yung pagkakaano rito. Yung the quality of disgusting to the senses or emotions. Depravity. Ano ibig sabihin ng depravity? Moral corruption, wickedness. So pag sinabi po na it is a crime involving moral turpitude, sobrang baboy nung ginawa na krimen. Okay? Ang issue po dito, ang tanong doon po sa disqualification case ni Ferdinand Bongbong Marcos ay kung yung hindi pagpapasa ng papel ay sobrang kababuyan. Gets niya? Hindi po tanong dito, hindi po diniscuss doon sa buong COMELEC 1D, COMELEC First Division Resolution, ni hindi man lang issue doon kung na-convict o nagkaroon ng krimen itong si Bongbong Marcos, hindi yun ang tanong. Ang tanong po doon, yung kinumit ba niya ng krimen, sobrang baboy, sobrang kahindik-hindik, sobrang kagilagilalas na kailangan nating tumambling lahat. Ngayon, balik tayo doon sa sinabi ni Vice President Lenny Robredo. Ang sabi po dito ni Vice President Lenny Robredo, mahirap siya intindihin pag sinabing walang crime kasi may conviction na sa RTC at Court of Appeals. Ma'am, hindi po yan yung issue. Noong First Division na decision ng COMELEC, hindi po sinabing walang crime. Ang sinabi, walang moral turpitude. Ma'am, ito nga tingnan nyo, ito po yung kopya ng desisyon ng First Division ng COMELEC as regards Ilagan versus BBM, yung consolidated petitions na Ilagan versus BBM, Akbayan versus BBM, Mangelen versus BBM. Ito, nilista po yung facts. Sinabi facts. Okay. Noong October, nag-file si Bongbong, itong first paragraph. Noong October, nag-file si Bongbong ng Certificate of Candidacy. Tapos, ito naman, sinasabi naman na a little later, nag-file ang si Ilagan. A little later, nag-file ang Akbayan. Ayun. A little later, nag-file si Mangelen. Ayan, Mangelen. Tapos, ito yung antecedent facts daw. 1980 to 1983, Vice Governor. Ito, itong part na to. Noong 1980 to 1983, Vice Governor ng Ilocos Norte si Bongbong. Tapos naging Governor siya, 83 to 86. Natanggal siya bilang Governor, February 1986, kasama yung kanyang pamilya. Tapos, noong 1991, oras na dumating siya sa Pilipinas, idinimanda siya 8 counts ng violation ng tax code. 8 counts.
4 counts para sa non-filing ng income tax returns, yung ITR form, at saka 4 counts din ng failure to pay deficiency taxes. Ayan, no? Oh, failure to file income tax returns for non-payment of income tax for years. Pero deficiency taxes lang ito. Ibig sabihin po ng deficiency taxes, tandaan po ninyo, pag ikaw po isang government official, nasa hindi ka yung voluntary na pumupunta sa BIR at nagde-declare ng sweldo mo. Hindi po ganun yun. Automatic na ikinakaltas ng gobyerno yung tax bago ka sweldohan. So yung nakukuha mong sweldo, bawas na yung tax doon. Yung issue ni Bongbong from 1982 to 1985 ay kulang daw, di umano, yung ibinawas na tax ng gobyerno sa kanya. So nagkamali ng compute ang gobyerno. Kaya lang po, imbis na bigyan si Bongbong ng pagkakataon na magbayad ng kakulangan at gobyerno naman yung nagkamali na mag-compute, idinimanda siya ng gobyerno. Essentially, sinasabi doon na, "Hoy Bongbong, nagkamali ako ng compute sa dapat kong iawas sa'yo, kaya kulang yung inawas ko sa'yo, so kulang yung binayaran mo dahil mali yung compute ko at dahil doon ididimanda kita." Yun yung nangyari kay Bongbong Marcos. Ngayon, eto na. Pero beside the point pa din yun. Kasi po, makikita nyo rito, ang sabi ni Lenny, mahirap siyang intindihin kasi pag sinabing walang crime, "Ma'am, hindi, wala pong nagsabing walang crime. Wala pong nagsabing walang crime na hindi siya nag-file ng ITR form. Wala pong nagsabing ganun." Ina-acknowledge ng Supreme Court, ina-acknowledge ng COMELEC First Division yung desisyon ng Court of Appeals. Eto oh, wherefore, ito po, kinuot pa nga yung dispositive portion noong Court of Appeals decision noong 1997 na naging final and executory noong 2001. Ang real-time Tagalog tayo ha. Asya ng hukuman ng Regional Trial Court ay binabago natin as follows. Una, pinapawalang sala natin si Bongbong Marcos para sa kakulangan. Ayun o, charges of violation of Section 50 of NIRC, non-payment of deficiency taxes. So ibig sabihin po nun, hindi pagbabayad nung kakulangan na buwis, yung kakulangan sa naikalta sa kanya. Inacquit siya. Pangalawa, pag-utos sa appellant kay Bongbong na magbayad sa Bureau of Internal Revenue nung kakulangan ng mga taxes due with interest. Okay? Pangatlo, ang pag-order doon kay Bongbong Marcos na magbayad ng multa na 2,000 piso para sa bawat charge ng hindi pagfa-file ng ITR. Pero dahil nga nagkaroon na ng Presidential Decree 1994, number 1994, na naging effective po ng January 1, 1986, tumaas yung penalty para rin sa last year na hindi siya nag-file ng ITR, naging 30,000 na. Kaya 30,000 yung pang-apat. So balik tayo sa sinabi ni Vice President Lenny Robredo. Mahirap siyang intindihin kasi pag sinabing walang crime, eh kasi may conviction sa RTC at saka sa Court of Appeals. Ma'am, kinikilala ng COMELEC, kinikilala ng Court of Appeals na meron pong may parusa sa kanya. Ayan o, ano ba tawag dito, ma'am? Una, ang parusa po sa kanya, pinagbayad pa rin siya ng interest doon sa pera. Doon sa pera na hindi na ikaltas doon sa kanyang sweldo na dapat ikinaltas ng gobyerno. Kahit gobyerno may kasalanan, pinagbayad pa rin siya. Nung deficiency income tax, pinagbayad pa ng interest. Pangalawa, pinagmulta pa po. Ayan o, 2,000 for each charge. Tapos 30,000 sa pinakahuli. So paano nyo ma'am sasabihin na walang crime? May crime, may punishment eh. Ang tanong po dito, Vice President Lenny, dahil halata po na hindi nyo binasa kahit isa yata o baka binasa nyo, hindi nyo naintindihan ma'am, kaya siguro kayo bumagsak sa bar exam. Ma'am, ang issue po dito, yun po bang hindi pagsasubmit ng ITR form kahit nakinaltasan ka ng buwis? Nagkamali nga lang yung gobyerno ng amount na kinaltas sa'yo, ha? Yung hindi pagpapasa ng ITR form, napakababoy ba? Sobra bang kahindik-hindik na krimen nun, na masasabi na nag-i-involve siya ng moral turpitude? Alright, hold on.
Ingay-ingay naman. Okay, bilan ko na. Pero naiintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Ma'am, mali po yung intindi nyo roon sa desisyon. Hindi ko, ma'am, kung mali intindi ninyo o napakahina lang talaga ng ulo mo. Kasi ma'am, sabi ninyo, ma'am, ba't yung sinasabi na pag sinabing walang crime, may conviction sa RTC at CA? Ma'am, hindi naman po sinabi ng COMELEC na walang crime. Ang sinabi po ng COMELEC ay walang moral turpitude. Pag halimbawa guys, ganito. Di ba merong magandang crime na tignan natin ang revised penal code. Unjust vexation. Ano ba pinakamagaan na crime? Actually, homicide minsan. Well, a reckless imprudence. Ayan. Sample, guys. Isang maganda example po na crime ay yung halimbawa yung mga technical malversation. Ayan, magandang example yon. Technical malversation. Bakit? Ano po ba ibig sabihin ng technical malversation? Yung ginamit mo, yung pondo halimbawa ng gobyerno, isang example lang, ginamit mo yung pondo ng gobyerno para sa ibang bagay nang wala kang karapatan na gamitin yun. Regardless kung maganda ang iyong intensyon o hindi. So for example guys, kumari ako halimbawa ang head ng Department of Health. Tapos nakita ko merong pondo ngayon, 1,000,000. Mali, meron, palitin na natin. Kumari ano lang ako. Kunwari, tao lang ako sa health center, barangay health worker. Meron ako 100 piso na pondo, pambili ng paracetamol. Tapos nakita ko, naka-appropriate yun, nakalaan yun para sa paracetamol. Tapos sabi ko, ba't pa ako bibili ng paracetamol? Ang dami-dami pang paracetamol. Ang uso sa amin ngayon, diarrhea. Ayan o, yung mga Imodium ko, yung mga diatabs ko, ubos na. So ang ginawa mo guys, imbis na ipambili mo yung 100 pesos na nakalaan sa paracetamol kasi nakikita mo, overstock yung paracetamol. Ang ginawa mo, ginamit mo para pambili ng diatabs. Kunwari lang to ha, pinambili mo ng diatabs o ng Imodium. Masama ba ang iyong intensyon nun? Hindi, para sa ikabubuti rin ng iyong mga constituents na nagpupunta sa barangay health center. Pero technical malversation yun sapagkat hindi naman po nakalaan para sa diatabs ang dapat pambili mo ng Biogesic. Ang tanong, krimen ba yun o hindi? Krimen pa rin po yun. Pero ang tanong, may moral turpitude ba yun? Wala. Bakit? Maganda intention mo. Hindi mo naman gusto manloko. Ang gusto po pa nga, sumagip ng buhay eh. Para hindi mamatay yung tao, hindi mamatay yung mga bata sa dehydration. Gets ninyo? Hindi po ibig sabihin na nagkaroon ng krimen meron ng moral turpitude. Kumbaga, level up pa pag sinabi mo involving moral turpitude. Kaya nga po, ang tanging tanong dito, yung hindi ba magfa-file ng income tax return meron bang moral turpitude? So, Ma'am Lenny Robredo, bakit mo sinasabi na mahirap siyang intindihin kasi daw pag sinabing walang crime may conviction naman daw sa trial court at saka sa court of appeals. Ma'am, hindi man nga lang yan yung issue doon sa na pinag-uusapan, doon sa desisyon ng regional ng COMELEC. Sabi mo matalino ka, ma'am, napaka-humble mo naman, hindi mo pinapahalata. Tapos meron pang ito, sinabi daw, pag sinabi mong walang enough na batas para magparusa ng non-filing ng ITR, magtataka ka daw kung bakit na-convict kung wala pa lang enough na batas. Ma'am, hindi rin po yan ang issue. Ma'am, pinarusahan si Bongbong Marcos nung hindi siya nag-file ng ITR at yun po sa pamamagitan ng multa. Ganun mang kabigat na kasalanan yung hindi ka nagpasa ng papel kahit nagbayad ka. Nagbayad ka ng buwis, hindi ka lang nakapagpasa ng form. Ganun bang kababoy?
Eh, para lang sinasabi niyo, ma'am, nagparang ang dati nga ng eksena ni Vice President Lenny Robredo rito, eh tipong nahuli ka lang na nag-smoking sa isang kanto na no smoking, tapos ang ibibigay na sa'yo na parusa ay 20 years imprisonment. Eh hindi po ganun. Ang multa po ay parusa pa din. Penal in nature pa rin yun. So bakit niyo, ma'am, sinasabi na pag sinabi mong walang enough na batas, eh ma'am, heto, ma'am, yung desisyon ng COMELEC 1D. Wala naman po sinasabi dito na walang enough na... Ma'am, binasa ko po hanggang separate opinion. Ayan po, oh, kinalkal ko pa ng 2 hours kahapon. Ni isang linya rito, hindi po sinabi rito na walang enough na batas para magparusa ng ano ng non-filing. May enough, ma'am. Eh kaya nga po naging final and executory yung 2001. Noong 2001, yung 1997 na Court of Appeals na desisyon. At ang ano po, ito pa nga ang sabi dito, oh, magbayad ka ng multa. Ang libel. For example, ang libel, generally ang kalakaran po ngayon sa Supreme Court pag libel, ang gagawing tirada na lang sa iyo, gigiging sentensya na lang sa iyo, ano eh, multa eh. Oh, yung multa, hindi ba parusa 'yon? So, ano, gusto mo sa libel, death penalty, ano ba? Perpetual disqualification from pub, ano ba? So, questions nga kayo guys. Ma'am, halata na hindi nyo binasa. Halata, ma'am, na hindi nyo binabasa. Black ko na to. Okay na. Halata, ma'am, na hindi nyo binasa yung CA decision, yung RTC decision, o yung COMELEC 1D, yung first division na resolution. Or either hindi kayo nagbasa o hindi nyo naintindihan. Balikan lang natin na, i-reiterate ko lang because something as basic as this. Sabi ba, sabi daw, so basically ang ini-imply dito ni Robredo, wala daw crime kahit may conviction sa RTC at CA. Ma'am, may crime. May crime na nangyari. Ang tanong lang, gano'n ba ang kalaking kababuyan yung crime na yon? At ang sabi ng First Division ay hindi. Yes, non-filing na income tax returns is a crime. It is a crime. But does it involve moral turpitude? No, it does not. So, ano, Vice President Lenny, ikaw ang madalas makipag-away, Kesyo, you hate misinformation. You tell us na you hate misinformation, you dislike fake news, that we should fight for the truth. I don't know, ma'am, ha? But what you just said is just plain and outright misinformation. This is not what the COMELEC said. Nowhere in the 41-page decision did the COMELEC say that there was no crime. Yes, there was a crime. And COMELEC reiterated it several times throughout the 41 pages, including the other 16 pages ng separate opinion of ano, Marlon Casquejo, Commissioner Marlon Casquejo. So why are you even claiming that, you know, some line in some page of that first division resolution states that there was no crime? No, wala pong ganun, ma'am. Nag-iilusyon ka. Ewan ko, ma'am, kung saan planeta mo binasa o saan planeta mo kinuha yung kopya ng resolution, pero hindi po yung resolution na kumalat. Hindi po yun. Secondly, nowhere in the entire 57 pages, 41 pages for the main ponensa, no, sa ponensa, and 16 pages sa separate opinion, was it mentioned that there aren't enough laws to convict someone for not filing their ITRs. Actually, ma'am, you just simply misrepresent, or you're just too stupid to realize. But, ma'am, the 57 pages, pretty much each of the 57 pages say that he was convicted. And they were just asking if the conviction was for a crime involving moral turpitude. Vice President Lenny, you tell us you're a lawyer, pero hindi halata. Mama, simple-simple nga nung English ni ano eh, natuwang-tuwa pa nga po ako eh. Kasi nakita mo ang ponente po nito, si Commissioner Amy Ferolino. Tuwang-tuwa ako dito. Bakit? Kasi pag binasa nyo yung desisyon ni Commissioner Amy Ferolino, kikiligin ka. Bakit? Kasi ang babaw lang nung ginagamit niya ng English.
And I really appreciate it kasi madaling maintindihan ng karaniwang tao. Pag binasa mo, eto, halos hindi siya gumagamit ng Latin. Halos walang Latin. At sobrang simple nung English, ma'am. Kaya ano ko eh. Tuwang-tuwa ako dahil ang pakiramdam ko, finally, we have a COMELEC commissioner who speaks not only to the lawyers but also to the general public. A COMELEC commissioner who actually goes out of her way para itabi muna yung kanyang mga habits, yung mga Latin-Latin. Mahilig yung mga lawyer ng ganun eh. Tinanggal niya yon, yung mga habits niya na yon, para makipag-usap siya sa taong bayan. Eh ma'am, sinimplihan na nga po ni Commissioner Ferolino yung inglito. Hindi nyo pa rin naintindihan o hindi nyo binasa? Okay, finale. Basahin natin guys yung ruling. Yung sa may moral tude. Dali lang ha, kunin ko lang. Na-stress ako dito. Eto mama, Vice President Lenny. Check mo, 41 pages yung decision. Punta ka lang sa may bandang page, ano, page 27. Ha ma'am, kung sakali po kailangan ko yung turuan ng dropout kung paano magbasa ng COMELEC resolution, ha? Tagalogin ko po para sa inyo. While the ano daw ito sa kabila po, ha, sa kabila ng pagko-convict ng Regional Trial Court ng Quezon City kay Bongbong Marcos at pag-utos ng kanyang pagkakakulong ng 6 buwan at 3 taon sa mga haluhalong criminal case, ang Court of Appeals ay kinonvict si respondent, si Bongbong Marcos, para sa violation ng yung non-filing of ITR. Yung Court of Appeals tinanggal po yung parusa ng pagkakakulong at pinarusahan lamang siya ng multa na 2,000 para sa bawat hindi pagkakapasa ng kanyang income tax return form. So ma'am, balik tayo. Walang crime. Ma'am, kung walang crime, edi dapat acquitted siya sa non-filing ng ITR. Eh ano ba sabi dito po nung ruling ng COMELEC? Oh, the Court of Appeals, pinarusahan siya, pinagbayad ng fine ng 2,000. Hindi ba parusa yun, ma'am? Tapos sasabihin mo rito, walang crime. Eh kung walang crime, ma'am, ba't may parusa? Ano to? Inabsuelto ka, pero may parusa ka pa din? Lutang? Ma'am, ang suggestion ko po sa inyo, baka dapat bawasan nyo po, ma'am, yung... Oh, tapos balik. Tapusin lang natin, yung pangalawang part. Pag sinabi mong hindi sa, di daw sapat ang batas para magparusa ng sa ITR, eh bakit walang bakit na convict kung wala pa lang enough na batas? Ma'am, ang problema po dito sa sinasabi ninyo, saan po ba sinabi dito na kulang yung batas? Wala naman sinabi dito na kulang yung batas. Ano, isahin ko ma'am, 41 pages para pakita ko sa inyo na kulang yung batas. Sabihin nyo ma'am dito, saan po sinabi? Aber, ma'am, Vice President Lenny, sabihin mo rito na ano, nasaan dito yung sinabi mo na kulang yung batas para mag-convict sa hindi pagpa-file ng ITR samantalad ka mo, eh yung RTC at saka CAA kinonvict siya. Saan sinabi ni Commissioner Amy Ferolino na kulang yung batas para mag-convict ng ITR? Inabsuelto ba siya dito ni Amy Ferolino? Hindi. Inabsuelto ba siya sa filing no sa ITR issue niya? Hindi. Ma'am, ang suggestion ko sa inyo, itigil niyo naman yung pagtatrabaho ng 18 isang araw. Kasi ma'am, alam naman natin, hindi naman kayo katalinuhan. Eh, ang problema ma'am, wala na nga kayong masyadong utak, pinapagod niyo pa masyado yung sarili ninyo. Eh kung yung IQ niyo ma'am yung 90, baka mamagsak pa ng 50. Ma'am naman, huwag ganyan. Kasi po, kung yung mahina ulo ma'am, okay lang, ikaw na lang magdusa. Huwag mo na kami idamay. Yan problema, gusto mo maging presidente ng Pilipinas.
dadami mo pa kami sa katangahan mo. Sige, kung may abogado dyan, itama nyo ako. Kung mali yung analysis ko doon sa sinabi ni Vice President Lenny Robredo, sinong matinong abogado? Sinong matinong abogado na may respeto sa sarili ang sasakay doon sa sinabi ni Vice President Lenny Robredo? Tigilan nyo nga ako. I mean, ma'am, okay lang maging tanga, pero huwag ka mandamay. Again, ako po si TP. Nai-stress ako. Again, ako po si TP, ang DH sa mga DH sa Future Unicorn. Ito po ang obligatory closing song. Pashare nga. Nasar ako kasi. Abogada, tatanga-tanga. Thinking Pinoy, puro tawanan, di ka mababago. Thinking Pinoy, para sa bayan. Ang programang wise at may laman. Informative news at maasahan. Di na malilinlan. Thinking Pinoy, para sa bayan. Mamamahayag na siyang tunay sa mundo ng lies and hate. Thinking Pinoy makes our world better today.